Ayan, mahina ba? Sheila, mahina pa rin ba? Ayan. Punta na tayo sa present perfect. Intense to, di ba? Pag present perfect, ano ba yun? May nagtanong kanina ng has or have plus participial. Dito pumapasok yung tense na yon. Dahil dito, has or have plus past participle ang structure na ginagamit natin. Ano ba ang ibig sabihin nun? Tingnan nyo to, guys. Ayan. Mga singular subject natin, pen, Anna, tsaka book. Ginagamitan natin to ng has pag singular. So, guys, pag pen, Anna, tsaka book, ibig sabihin, ito yung ginagamitan natin ng has, singular, isa lang. Pag pens, Carlo and Anna, tsaka guys, books, marami, have yung gagamitin natin. Okay tayo doon? Have. Okay. Yes. Okay. Kaya nga may ano eh, have had. Diyan natin malalaman yan. Have loved, has loved. O yan. Guys, tingnan nyo itong mga samples natin. Has or have written, has or have eaten, has or have taken. Okay? Kasi, nakadepende to sa subject natin. Pero lagi nyong tatandaan, guys, en ng form ng verb ang ipiprefer natin. Ha? Pag walang end or ed, usually ganyan yung participles natin, participials natin, pero hindi lahat. Halimbawa, hit, put, tsaka yung isa pa, guys, hit, put, tsaka read. Diba? Wala naman siyang en form, wala namang written, wala namang hiten, tsaka wala namang puten. Okay? So, yon. Ayan, irregular verbs. Guys, sigan nyo to. Has or have kept, has or have known, has or have taught. Itong mga to, yung participial form niya. Kaya yun yung ginagamit natin. Okay tayo doon. Next tayo. Guys, sigan nyo to. Has or have driven, has or have talked, has or have chased, has or have gone, has or have swum. So, tatandaan ninyo, past participle ang ginagamit natin. Plus, has or have plus past participle ang ating form, ano, structure. Pag binasa nyo to, Nicole, pwede bang pabasa nito? Game. I have played basketball. Very good, Nicole. Napakahusay. Pag sinabi mo yan, Nicole, ibig sabihin, nagsimula kang maglaro ng basketball sa puntong ito ng, kunyari, last year, ganun. Naglalaro ka pa rin ng basketball ngayon at magpapatuloy yung paglalaro mo ng basketball in the future at hindi mo alam kung kailan magtatapos yon. Gets mo? Yun yung function ng last present part. Perfect. Okay? Yun ang function ng present perfect. Next sample tayo, guys. Ayan o, oh, have played tas basketball. Nagpapatuloy yung action in the future. May nagtanong, guys. Sir, can you discuss the difference between present perfect and present progressive? Yes, kasi guys, pag present progressive, kunyari, I am playing basketball. Ngayon mismo, nakikita mo, naglalaro ako ng basketball. Yun yung I am playing basketball. Yun yung present progressive. Pero, pag sinabi kong I have played basketball, gusto kong sabihin na nag-start ako dati maglaro ng basketball, na naglalaro pa rin ako ngayon, tapos magpapatuloy ang paglalaro ko ng basketball in the future at magtatapos yon sa puntong hindi ko alam kung kailan. Yan talaga yung nakalagay sa references pag binasa ninyo. It will end at a point of time that you don't know when it will end. Ganun siya, guys. Kaya nga ito yung perfect tense na ginagamit pag ano, anniversary. O, tingnan nyo yung sample dito. I have loved you for 5 years now. Tawag tayo ng ibang tao para masaya, no? Iikot ang ruleta. Ayan. Iikot ang ruleta. Iikot natin ang ruleta. Ayan, Steven. All the way from Pampanga. Steven, pag sinabi sa'yo ng isang tao, I have loved you for 5 years now, anong gusto niyang sabihin doon? Happy 5th anniversary, Char. Very good. Actually, tama yun. Ibig sabihin, 5 years ago, nagsimula kayong magmahalan. Ngayon, nagmamahalan kayo. And in the years to come, magmamahalan pa rin kayo. Kaya perfect to actually for anniversary. Nauunawaan. Ibig sabihin, ito yung nagsimula dati, nagpapatuloy hanggang ngayon at magpapatuloy pa in the future. Ito yung time kung kailan dapat gamitin yung present perfect. Okay tayo? Okay ba tayo doon, Giancarlo? Guys, tingnan nyo to. Hence, in an anniversary, using a present perfect tense of a verb to express our love is perfect indeed. O, di ba? Kailangan, pag mag-express ng love, maganda pag present perfect. Kapag sinabi mong, I have been loving you, ibig sabihin, tapos na. Katatapos lang. Pero pag sinabi mong, I have loved you, nag-start dati, nagpapatuloy ngayon, at magpapatuloy pa in the future. Ang I have been loving you, guys, ay perfect progressive. Yun yung bagay na tense pag break up.
pag I have been loving you, katatapos lang. Okay? Tignan nyo yung sample dito, guys. Berlin has lived in this place all her life. Ibig sabihin, nag-start siyang tumira doon. Ngayon, nakatira pa rin siya doon. At magpapatuloy siyang nakatira doon in the future. At hindi natin alam kung kailan magtatapos yun. Okay? Happy 5th anniversary and counting. Yeah. Pero pwede mo namang sabihin, I have loved you for 5 years now. Diba? Para ano, yun yung may tense. Diba? So, I have studied in this academy for a number of years. Pag sinabi mo yan, guys, nagsimula yung pag-aaral mo sa academy in the past, nag-aaral ka pa rin doon ngayon, at magpapatuloy yung pag-aaral mo sa academy na yon in the time to come. At hindi mo, in the months to come, in the years to come, at hindi mo alam kung kailan siya magtatapos. Lalo na kung uncertain yung ano residency mo dun sa university or academy na yon. Ayan guys, so George and Maria have forgotten one another. So pag sinabi natin yan, in the past nakalimutan nila ang isa't isa. Ngayon, nakalimutan nila ang isa't isa at magpapatuloy ang pagkalimot nila sa isa't isa in the future at magtatapos ang pagkalimot nila sa isa't isa sa punto o sa panahong hindi natin tiyak. Okay? Thank you for watching our videos. Thank you for watching my videos and don't forget to subscribe the channel by clicking the subscribe button below. Thank you.